Magandang umaga, mga bata! Sa araw na ito, ang ating asignatura ay ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao at ang ating pong leksyon ay Pangakong Pag-asa ng Diyos o God's Promise of Hope. Sa atin po, mayroong pangako daw po ang Diyos at mayroon po tayong pag-asa na mararanasan sa Diyos. Ano nga ba yung pag-asa or promise of hope na ating nararanasan mula sa Panginoon? Tuwing kailan ba natin ito nararanasan? O nare-recognize ba natin na meron tayong pag-asa na nagmumula sa Diyos? So, yan po ang ating malalaman at matututunan sa araw na ito. Ngayon po muna ay may kakaroon tayo ng memory verse. Pag po sinabi memory verse, katulad ng laging sinasabi ni teacher, minememorize at i-re-recite nyo po ito. No? Magvi-video kayo at ipapakita kay teacher. Isasend kay teacher ang inyong video recording na inire-recite ang ating memory verse. Mula po sa Hebreo chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, meron po tayong sinasabi sa atin na yung pananampalataya natin o yung faith natin ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan or peace of mind sa mga bagay na hinihintay natin kahit hindi pa natin nakikita. Hindi man natin alam yung mangyayari sa mga susunod na panahon, pero meron tayong pananampalataya sa Diyos at pag-asa na nagmumula po sa ating Panginoon. Ang mga tanda ng pangakong pag-asa sa atin ng Diyos ay ang mga sumusunod. Una, meron po tayong magandang kinabukasan. Yan yung pangako sa atin ng Diyos, magandang kinabukasan. Ibig sabihin, kung ngayon nahihirapan ka, sa mga susunod na pagkakataon ay magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Kasunod po, mga nagmamahal na pamilya at kaibigan. Meron po tayong nagmamahal na kapamilya at kaibigan, tama? Meron tayong mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, lolo at lola na nagmamahal sa atin. Isa po yan sa mga pangako ng ating Diyos. Pangatlo, maaliwalas na kapaligiran. Diba? Yung ating lugar ay maaliwalas, masaya. At sumunod, tahimik na kapaligiran, malayo sa gulo, malayo sa gera. No? At sumunod po, walang patid na biyaya mula sa Diyos. Yung mga pagkain na nararanasan natin, nakakain natin, no? Yung mga blessings na mayroon po tayo na nagmumula sa Diyos. At panguli, walang patid na pagpapala ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating kapwa o yung kanyang paalala. Sabihin, kasi minsan hinihintay natin yung pangako ng Diyos na i-bless niya tayo, naghihintay tayo, na i-bless tayo ng Lord. Pero hindi natin nare-recognize yung mga tao sa paligid pa na natin ang nagiging channel of blessing ng ating Panginoon. Kaya dapat po natin itong ipagpasalamat. Ito po ang ating isang kwento ng pag-asa, ang pag-asa ni Caleb. Si Caleb lamang ang tanging nakaligtas mula sa barko na hindi pinalad sa gitna ng karagatan. Napadpad si Caleb sa isang isla na hindi kalayuan mula sa pinangyarihan ng sakuna sa tulong ng isang malaking kahoy na ginamit niya sa paglangoy. Halos masiraan ang bait si Caleb dahil sa nangyari sa kanya. Wala siyang kasama sa isla. Wala siyang makausap. Araw-araw, oras-oras, minuto-minuto ay nag-aabang si Caleb ng saklolo. Tumitingin siya sa himpapawid. Tinatanaw niya ang malayo dahil nagbabasak baka sakali siyang may dumaan na eroplano o barko na maaaring magligtas sa kanya mula sa kanyang kalagayan. Lumipas ang mga araw at walang saklolo na tumating sa isla. Nawawalan na ng pag-asa si Caleb. Dumating siya sa punto na sinisisi na niya ang Diyos dahil sa nangyari sa kanya. Ang sabi niya, "Panginoon, bakit nangyari ang ganito sa akin? Paano na ako at ang aking pamilya?"
Lumipas pa ang maraming araw, walang nagawa si Caleb kundi sikaping mabuhay kahit sa pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Dahil na rin sa pagkamakaparaan, nakagawa siya ng maliit na kupo na maaari niyang matuluyan sa tuwing titindi ang sikat ng araw o lalakas ang ulan. Isang araw, kinailangan ni Caleb na lumayo sa kanyang kubo upang maghanap ng makakain. Hindi pa man siya nakalalayo ay nakita niyang nagliliyab ang ginawa niyang kubo, sanhi na rin marahil ng tindi ng sikat ng araw. Nagtatakbo siya upang apulahin ang apoy, ngunit huli na ang lahat. Tuluyang natupok ang kubo, pati na rin ang mga naipon niyang gamit at sandata sa isla. Lalong pinanghinaan ng loob si Caleb. At muli, tinanong niya ang Diyos tungkol sa panibagong dagok na kanyang buhay. Nasaan ka, Panginoon ko? Wala ba talaga akong halaga sa iyo? Dahil sa sama ng loob ay nawalan ng malay si Caleb. Nahimasmasan si Caleb dahil sa isang tapik sa kanyang pisngi. May gumising sa kanya. Inakala ni Caleb na siya ay nananaginip lamang, kung kaya't hindi niya iminulat ang kanyang dalawang mata. Hindi huminto ang mga tapik sa kanyang dalawang pisngi. Naramdaman niya ang mga kamay na dumadampi sa kanyang balat. Sagot ng isa sa kanila, "Hindi ba humihingi kang saklolo sa amin? Nakita naming malakas na ang apoy na inilikha mo. Natanaw ito ng aming kapitan, kaya't ipinadala niya kami dito sa iyong kinalalagyan upang iligtas ka. Alam naming walang tao na maaaring mabuhay dito." Habang sakay ng barko na nagligtas sa kanya, kinausap ni Caleb ang Panginoon. Ang dasal niya, "Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ako karapat dapat sa iyo. Ngunit dahil sa pagmamahal mo, ay magpapatuloy ako ng punong-puno ng pag-asa." Yan ang kwento ng pag-asa ni Caleb. Tulad po sa kwento, no? Dapat sa ating buhay, palagi po nating iisipin ang pag-asang pangako ng ating Panginoon o ng ating Diyos. Ibig sabihin, kahit nahihirapan tayo, mayroon pa rin tayong mararanasang pag-asa at patuloy tayong aasa sa biyaya ng Panginoon. Kahit sa tingin mo, ang hirap-hirap na ng sitwasyon sa pag-aaral, sa pamilya, sa kaibigan at sa iba pang mga bagay. Lagi nating panghahawakan ang pangako, pag-asa ng ating Diyos. Meron po tayong gagawin sa ating module. Tingnan niyo po ang inyong mga module. Meron po kayong sasagutan dyan. Maaari niyo din pong balikan ang kwento na nakasaad dyan sa ating mga module. Yun lamang po. Salamat!